Hi guys, welcome to X-Visionary. Today, I'm going to show you my innovation. Ituturo ko po kayo sa offline digital classroom na tinatawag kong ETIGIC. Enhanced Teaching Innovation Through Gadgets to Intensify Knowledge with the Use of Offline Digital Classroom. Without further ado, punta na po tayo dun sa aking website. So, to go to my website, syempre, punta tayo sa isang browser. Pwedeng gumamit ng Edge, pwedeng gumamit ng Safari, pwedeng gumamit ng Mozilla Firefox, pwede din gumamit ng Chrome. Sa akin, kasi yung naka-install sa akin is Chrome on my device, kaya Google Chrome po yung Google Chrome 7 of 35. Puntahan ko. Okay. By the way, pwede po itong ma-access sa mga devices tulad ng cellphone, tablets, at of course sa iba pang mga computer na connected in the network kung saan kayo nalagay niyo yung network niyo na offline. So yun, gagamit po kayo ng wifi na router na yung hindi po kailangan ng internet. Wala na po tayong kailangan ng internet. Iko-connect nyo lang po, iko-configure para sa inyong server. Pero later na natin po yung pag-uusapan kasi ang gagawin lang natin ngayon, magtutour lang po tayo sa aking website. So, enter lang po tayo. Address and search bar edit has auto-complete control plus LA. Okay. So, nandun na ako sa aking address bar ng Google Chrome. So, ang gagawin lang natin, if you are connected to my offline digital classroom hub, ang tinatawag ko kasi doon, digital classroom hub. Kung nandun ka na sa loob ng aking classroom na offline, ang gagawin mo na lang, i-type mo na lang yung aking IP address, tapos slash, tapos yung ODC. Word na ODC stands for offline digital classroom. Pero kasi ako nasa server, ako na sa laptop ngayon, so ang aking gagawin as the server is localhost lang yung itatype ko. L-O-C-L-A-S-T localhost slash tapos O-D-C tapos enter localhost slash O-D-C selected ETIGIC O-D-C homepage heading level 1 welcome to heading level 1 ETIGIC O-D-C heading level 1 enhanced teaching through gadget to intensify knowledge using offline digital classroom created and designed by Ray D. Duvalungsod LPT button play button mute button enter full screen menu button sub menu show more media controls video time scrubber slider total time 0:38 elapsed time midnight heading level 2 click the subject that you are enrolled in. Visited link entrepreneurship, visited link practical research 1, visited link MP3 list for entertainment. Content info landmark copyright 2023. Teka lang, ang bilis-bilis pala. Hinaan ko muna o yung ano, using control caps lock tapos pitch 50. Teka lang. 100. 100 tapos volume 95. Sorry. Volume 1, voice Microsoft mark. Dito lang tayo sa ano. Volume 100, pitch 50. Rate boost on. Rate 25. Yung rate natin, inaan natin rate 20. Yung gawin natin 20. Para medyo hindi naman masyadong mabilis. Okay. Tapos, punta tayo. Ngayon, so narinig nyo na, sinabi niya, welcome to ETIGIC. Ayun. So, ito na yung main page. Meron siyang video, meron siyang mga link going to another page para sa mga subjects. At meron akong dinagdag dito na MP3 files for entertainment, sabi ko nga. Pero actually, pwede itong audio lessons kung gusto ninyo. Okay, pwede nyong i-upload dito. Pero actually, hindi naman mag-upload eh. Copy-paste lang ng files. In the future lessons or the future videos na gagawin ko, ipapakita ko doon kung paano ako nag-upload or naglalagay ng mga videos, naglalagay ng mga audio at saka iba pang files dito sa aking web page, which is simply copy-paste lang. Okay. Wala nang configure-configure kasi tulad nyo, ako din ay isang newbies. Ano? Hindi po ako expert sa web designing. Kaya kung sa mga sited dyan na medyo magulo yung color, pasensya na po. Blind po ang gumawa. Okay. Ayan. So, let's try po ng feature ng ating homepage. Punta mo tayo sa itaas. Blank, blank, blank. Kung sinasabi niyang blank kasi walang laman. Visited link MP3 list for entertainment. Ayan, meron siyang MP3 for entertainment. Nasa baba ako, pataas ako kasi pag si NVDA kasi nagbabasa. Babasahin from top to bottom. So yung last niyang binasa yung nasa baba,
ito. Content info landmark. Copyright 2023. Ayan, yan yung last na binasa niya. Kaya nasa baba yan. So, dapat pupunta muna ako sa taas as a blind person tulad ko. Pero sa mga sighted na mga estudyante, diretso nila lang hahanapin, pipindutin. Actually, this design is not just for blind. Okay. Actually, dinesign ko to para sa mga estudyante ko kasi lahat estudyante ko sighted. Pero it doesn't matter if you're sighted or not. Pwede mo itong ma-access kasi it's very accessible. Pressing arrow down, arrow up, tab, pwede. Lahat-lahat ng accessible na mga shortcuts, kaya. Pwede. Punta tayo sa taas. Menu button, sub-menu show, more media controls. Ito kasi. Button enter full screen. Button mute. Button play. Ipi-play ko ito, marinig nyo ako din kasi video ko yan. Okay, pwede ding ating i-play natin para marinig natin yung ating video. While I welcome everybody to this website. Let's try. I-play ko muna. Good day. Welcome to ODC or Offline Digital Classroom. My name is Teacher Ray. I am the creator, innovator, and designer of this website. I created this website to cater all your digital needs, even though without the use of internet connectivity. All the modules, activity sheets are available in this website for the subjects that are integrated already. Some subjects will follow soon. So, enjoy learning with Odyssey. Okay, ayun o. Visited link practical research. Okay. Visited link heading level 2, click the subject that you are enrolled in. Tapos ng video is merong click the subjects that you're enrolled in. So, ngayon punta tayo sa baba. Press down lang. Visit link entrepreneurship. Ayun, may entrepreneurship. Dalawa lang subject dito muna kasi yun nga lang yung subjects na hinandle ko for the semester. So, yan. Visit link practical research one. Yun, dalawa. So, visit link entrepreneurship. Okay. Press natin yung entrepreneurship. Okay. Untitled Google Chrome. Entrepreneurship homepage Google Chrome. Entrepreneurship homepage. Heading level 1 entrepreneurship. Okay. So, sinabi niya, entrepreneurship, tapos na siya sa homepage ng entrepreneurship. So, kanina, main page yun. Lahat ng mga subjects nandoon. Ngayon, pupunta tayo dun, parang naglilink tayo sa bagong page, yung homepage ng entrepreneurship. Ito na yung kabuuan ng lessons, activity sheets, lahat ng mga areas kung saan sila pwedeng manood ng videos at mag-upload ng kanilang activity sheets. Dito yun. Okay, mangyayari. Okay. Punta tayo sa taas. Heading level 1 entrepreneurship. Okay, yan yung pangalan ng web homepage. Click the link below to view the corresponding module you need for your lesson. Ayan. So may mga modules. Heading level 2 first quarter. Sa first quarter, visit link module 1. May module 1 hanggang link module 8. Hanggang module 8. Visit link module 9. Okay, may module 9 pa. Module 10. May module 10 pa. By the way, ito kasi entrepreneurship, may 10 modules, kaya medyo mataas, marami-rami. Actually, parang hindi ko siya na-edit. Dapat mo siya, kabuang quarter, hindi pala. Kabuang semester. Lahat ng ito, kabuang semester. Kasi, hindi siya na-divide into two. Hindi ko alam kung sino yung gumawa ng mga modules, pero continuum. Or rather continuous long module, hindi na nila nilagyan ng 1 to 8, then tapos 1 to 8 ulit sa second quarter. Instead, ginawang 1 to 10, pero may isang mga, modules na ang dami-daming laman. Parang apat na na modules ang laman. O yun, kaya 10 lang. Pero dapat supposed to be, di ba, 16. Okay, next. Heading level 2, upload your files on the corresponding strand below. Ayan, Mike, upload your... Visit heading level 2, upload your files on the corresponding strand below. Ayan. Upload your files on the corresponding strands below. Kung ano kang strands. Kung junior high school ka, section or year and section. Para naman ma-organize yung mga files saan sila papasok na folder sa ating computer. Kasi bawat uploader, meron sa sariling folder kung saan papasok yung in-upload nila, tapos dun nyo hahanapin yung mga sinabit na mga estudyante ng ating estudyante upang ma-check natin. Yan. Visit link STEM 12 uploader. Yan, example, yun. So, STEM 12 uploader. Ang ibig sabihin, ito yung uploading site ng mga estudyante na STEM, grade 12 STEM students, at tapos dito sila mag-upload. So, pasok tayo dito para matry natin kung anong laman. Pero hindi na tayo mag-upload, ha.
Uploaded page. Heading level 1, welcome to Digital Classroom Hub. Heading level 2, created and designed by Ray D. Duvalungsod, LPT, NC3, SST2. Heading level 1, instructions. Before choosing a file to be uploaded, make sure that its file name follows the format required by the teacher. File name format, surname, first name, strand, and year level. Activity name, example, Dela Cruz, Juan Gas 11M1E2. Heading level 3, reminders. Uploaded files not following the format as instructed will be deleted from the system. 0%. Select a file, button select a file, no file chosen button upload. Visited link, go back to home page. Ayun. So, meron siyang choose file or select a file to upload. Yun. So, pag i-click mo yun, blank. Button upload, blank. Select a file, button yan, select a file. So, pag i-click mo yan, papasok ka dun sa directory kung saan nakatago yung mga files mo sa computer, sa cellphone, sa tablet. I-click mo yan, i-open mo, tapos lalabas yan dito yung pangalan bago mo ipipress ito. Blank. Button upload. Yan. Pag i-click mo na yan or itatap kasi touchscreen yung gamit mo, pag itatap mo na yung button na yan, ang mangyayari, automatic papasok pagkatapos niyang successfully uploaded. May magdaan lang kasi yung mga Word document, Excel, PowerPoint, medyo matagal-tagal mag-upload yung charging battery 67%. Blank. Yung pictures at saka yung ano pa ba? Yung pictures at saka videos. Sorry. Ngayon pa lang pala may ilaw. Baka kanina hindi niyo nakita yung mukha ko kasi burn out pala, hindi ko napansin. Sorry po, bulag yung nagre-record. Nagtaka po kasi ako, umandar yung printer ko sa tabi. Ayun, kaya palang init-init. Okay. Okay, so ngayon pa... Ay, nako. Imprunto kasi ito. Walang editan. Okay, go back to homepage na tayo para malaman natin kung anong laman ulit ng ibang parte ng homepage. Entrepreneurship homepage. Visited link CSS 12 uploader. Ayun, may yun, maraming uploader dito sa CSS. Visited link EPT Agri 12 uploader. Ayun. Visited link Carpentry 12 uploader. Yan. Sila yun, sila kasi yung mga sa estudyante ko ng entrepreneurship. So, STEM, CSS, Braids and Pastry, Agriculture, at saka Carpentry. So, silang lima. So, meron silang sarili-sariling uploader. In fact, yung BPP at saka yung Agri, ginawan ko na lang sila ng isang uploader kasi isang subject lang naman sila kasi isang check. Ginawa lang silang isang second kasi maliit lang yung population. // visited link, take the final test. Ayan. Supposed to be, this is clickable na pwede nila itong, or tappable. Pwede nila itong itap. So, tapos na sila mag-exam. So, ginawa ko na lang, nilagyan ko na lang siya ng code para hindi na nila ma-access. Okay, so yan, hindi na sila ma-access. Pero nakikita nila na pwede pala silang mag-exam dito. Pero yung examination ko pala, hindi pala siya automated na dito yung grades. Hindi pa muna. Kasi I'm still in the process of making the offline quiz na nagsashuffle. Ganun. Nandun na ako, malapit na talaga. Konti na lang, okay. Tapos, dito, dinoproseso ko pa lang yung database, yun. I'm still practicing and, naglilink pa lang. Tapos, ilalagay ko to dito. Pag mangyayari yun, posible na meron na siyang login, at saka, sign up, or login, or papasok dito. Administrator, meron na siyang student login, no? Para, yun lang yung ma-access nila. Pag meron na tayong quiz. Pero ngayon wala pang quiz, free pa muna to. Open pa lang ito. Kung sinong makakakonect sa sa Wi-Fi, papasok sa Odyssey, pwede nila itong pasukin. Okay? Tapos, Blank. Visit link, go to downloadable files. Ito. Ito na yung mga, kasi diba sabi ko may modules. Yung mga modules, ang laman lang doon is the discussion, mga definitions, at saka mga examples ng lessons. Hindi naman doon makikita yung mga analysis at saka activities. Posibleng merong mga nakalagay doon na analysis, pero sinabi doon, please refer to the downloadable files to download this analysis or this activities. This activity. Ayun, so, ang gagawin mo, pupunta ka dito. Visit link, go to video lesson. Visit link, go to downloadable files. Ayun, punta tayo sa downloadable files, press natin enter. Untitled Google Chrome. File search. Heading level 1 file search. Ayun. File name edit button search. Sabi niya, enter the file name.
Kung meron tayong modules 1, modules 2, modules 3 na activity, pwede. No? Kung gusto mong, ang lessons mo ngayon is activity 2, itatype lang ng bata is number 2, tapos search niya. So lahat ng may number 2 or kung lahat ng modules na pwedeng ipakita, ipapakita niya para malaman ng mga bata na may laman ito. No? So, let's just try. Hindi lang natin i-download. Titingnan lang natin. Okay, press up. Saan na ba yung app ko? Heading level 1 file search. Okay. Enter file name, edit button search. Okay, tapos, ayun, ano bang pinindot ko upang maging ano siya? Anong tawag doon? Kasi yung isa, browse mode. Ito naman, search mode. Hindi ko alam. Type mode. Yun, kalimutan ko na yung term. Ito, ngayon, ano siya? Pwede na tayong mag-type. So, sabihin natin, module 5. Tapos, tab. Search button. Time, search. File search. Matching files. Link onto rep module 5 product description. Docs. Ayun. May... Chain. Docs button back. Sorry. Meron siyang 5 matching type daw. Matching. Sorry. May match na file. So, ang na-match na file niya is matching files. RR pala. Files. Link onto rep module 5 product description. Docs. Yon, magic 5, module 5. Link onto rep module 5 product description dot docs. Yon, yung product description na module 5. Link onto rep module 5 supply chain dot docs. Supply chain. Button back. Wala na. Isa lang yung ano, dalawa lang yung file for module 5. File search. Button search. Link 8 cycles dot xlsx link down. Enter file name, edit button search. Tapos, iba na naman tayo. For example, module 8. Tingnan natin. Search button. Search. File search. Matching files. Link 8 cycles.xlsx link onto rep module 8g1.xlsx link onto rep module 8g2.xlsx link onto rep mod link onto rep mod no? Link onto rep module link onto rep module 8g link 8 cycles.xlsx. Kasi 8 cycles, may number 8 yun. Link onto rep module 8g1.xlsx. Okay. Module 8g1, g2, link onto rep module 8g3.x, g4, g4.x, visited link onto rep module 8 puzzle.png. Puzzle. May mga puzzle kasi akong ginawa. Yun. So, yun. File search. Button search. Link 8 cycles. So, pwede na nila yung i-click. Once they click it, automatic magda-download yan dun sa kanilang device. Kung saan man yan masisave sa kanilang device, tapos i-edit nila yan. Now, pwede din kasi once nakapag-search ka na dito, lahat ng mga... Has auto-complete. Once nakapag-enter ka na, automatic ilalabas na niya lahat-lahat ng mga files sa iyong database, actually folder server. Kung ano yung nilagay mo doon, once ano, nagba-back ka doon kasi baka hindi mo makita kasi mali yung code mo. So ipapakita na lang lahat-lahat ng ito. Link onto rep module 3 activity. Yan, pinakita na lahat ng mga modules. Link onto rep module 8 g. Link onto rep module 8 g. Link onto rep module 8g4.xlsx link. Visited link graphic no description available. Yan. May mga picture. Sabi niya no descriptions available. Pwede din itong lagay ng description kapag visited link graphic no description available. Ayan, i-ano niyan, i-context menu. Pero wag na lang kasi kapag i-context menu ko ito sa mga sighted diyan, medyo masakit sa mata kasi lalaki yung picture ng puzzle, makikita talaga sa screen. Sabi ng anak ko, medyo nag-ano daw siya, buttery. Medyo malaki masyado yung puzzle, tapos yung ibang mga file names na tabunan. Pero kayo, kung gusto nyong marinig kung ano yung laman ng puzzle, go ahead. Okay. Pero pwede natin i-try. Oh. Pero later na lang. The next video na lang. Link onto rep module. Link onto rep module. Link reflection dot. Link sales cycles dot. Link. Visited link back to homepage. Okay, back to homepage. Entrepreneurship homepage. Visited link stem. Okay. Now, ngayon, natapos na nating ma-visit yung module. Nakapasok na tayo dun sa uploader kung saan natin i-upload yung mga files. Kapasok na tayo dun sa download kung saan tayo magda-download ng files para i-upload. Ngayon, punta naman tayo sa isa pang feature, which is link CSS 12 uploader. Teka lang. Blink. Baba lang tayo. Slash visited. Blink. Visited link go to downloadable files. Visited link go to video lessons. Video lessons. Okay.
Sorry app, wala pa po akong video lessons na ginawa. Okay? Pero i-try natin kung anong mangyayari pag nasa loob tayo dito. Search and display MP4 files. Heading level 1 search for MP4 files. Ang sinabi niya MP4 files kasi ang web page na ito, nagsi-search lang ng mga MP4 files. So lahat ng mga MP4 files na sinave ko sa folder na nakalink dito sa web page na ito, lalabas dito. So for now, ang nilagay ko dito, sorry po, is video, okay? Search. Edit button search. Okay, teka lang. Search button. So, pwedeng sa mga search buttons, lahat ng search buttons na sinabi ko, pwede pong i-click nyo siya walang laman yung text box para ilabas lahat ng nasa loob ng folder. Ng web page. Okay. Pinis ko na po yung enter para sa search. Button, enter full screen. Enter full screen button. Ayun. May lumabas na ng mga videos. Sa mga cited po dyan, may nakikita na po kayong mga videos na naka-steady or parang YouTube. Hindi ko alam. Basta may mga video na dyan. Minute button submenu show more media controls. Ayan. Video time scrubber slider total time. 3:48 elapsed. Link Mulai by Rudal Naval Karaoke with lyrics.mp4. Ayan. So meron na siyang mga... Pero karaoke po ito. Hindi natin ipi-play kasi nakakahiya. Okay. So may mga videos na po dito. Nagpi-play po yan. Huwag po kayong mag-alala. Nagpi-play po yan. Pero hindi ko lang po siya ipi-play kasi ang video na po, buong ito, tour lang po ito. So balik po tayo doon sa page. Grouping button unavailable mute. Button unavailable enter full menu. Button enter full screen. Menu buttons. Link you Basil Valdez. Button back to home. Okay, back to home na tayo. Sana ba yan? Visit link, go back to home page. Go back to home page, visited link. Okay, balik tayo sa home page. Okay, ang ilalagay natin dito, syempre kapag kayo nang gagamit, mga video lessons. Tapos, proper file naming of video lessons. Kasi dapat naka-base sa module. So, lagyan nyo yung pangalan ng inyong mga video ng modules 1. Module 1, part 1. Module 1, part 2. Para alam ng mga bata kung saan sila manood. No? Kasi, you know, baka isisave nyo lang yung video, isisave nyo dito sa folder, tapos nakalagay MOV 10.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 
MP4. Ano ang ibig sasabihin ko? Ayan, maraming numbers yung sinabi, tapos hindi na alam ng estudyante kung saan ba ito yung video panoorin ko kasi hindi naman nakapangalan. So, file naming, proper file naming is very important para alam ng mga bata, lalabas ang file name dito na naka-sequence din. Okay, kasi automatic naka-sort po ito. Okay? Press natin. Entrepreneurship homepage. Visited link, go to video lessons. Visited link, go to main page. Yun, meron na tayong nakapasok na tayo doon. So, back to main page na tayo. Yung main page, yun yung may video na nag-welcome. Okay. Ichigeko DC homepage. Heading level 1, welcome to heading level 1, Ichigeko DC. Heading level 1, enhanced teaching through gadget to intensify knowledge using offline digital classroom. Created and designed by Ray D. Duhalungsod, LPT. Button play. Button mute. Button enter full screen. Menu button. Video time scrubber slider. Heading level 2, visited link entrepreneurship. Yan yung pinasok natin kanina. Visited link practical research 1. Siyempre, huwag na natin pasukin yan kasi magkapareha lang yan. Blank. 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 Visited link MP3 list for entertainment. Ayan. Ito yung may mga music. Okay? For entertainment. Okay. So, parang pareha lang din siya doon sa kanina mga videos. Pwede kang mag-play ng mga music dito. Okay. So, bago ako magpaalam sa video na ito, sino po yung mga interesado na magkaroon ng ganitong website? Free po ito. Offline po ito. Wala pong bayad. Pwede ko po itong ibigay sa inyo. Okay? Basta magkaroon lang tayo ng one-on-one talk para matulungan po kayong iset up yung computer ninyo. Bigyan ko po kayo ng mga source codes. Actually, zip po yung bibigay ko sa inyo para i-unpack nyo na lang po ito. Unpack ba yun? Yun. I-unzip nyo na lang yun dyan sa inyong computer. I-paste nyo kung saan ko ituturong i-paste. Mag-install kayo ng ituturo kong dapat i-install. Safe po yun. Tapos, yun. Parang automatic.
pwede na po kayong magklase. Though, papunta na po tayo dun sa vacation, no? Maganda po yung news na yun kasi this vacation, yun pong tatrabahuin natin para pagdating ng klase, after 1 month and a half, ang estudyante natin masashock kasi meron na tayong offline digital classroom kahit walang internet, offline nga. Nagagamit nila yung computer, cellphone nila rather. Ang positive side nito napuputol yung connection nila sa outside world kasi offline. So hindi sila makapag-messenger, hindi sila makapag-Google. Focus sila sa classroom natin kasi ang pwede nilang ma-access yung ating website lang. Okay? Parang sama-sama. Pero yun po yung nakakabuti po yun sa mga bata. Sana yung aking video makakatulong sa mga teachers na gustong mag-innovate. Alam nyo, madali pong mag-check gamit ang aking ginawa ngayon. Okay, bago pa pala ako papasok dun sa pag-goodbye, ay papakita ko muna sa inyo yung aking ginawang organization, pag-organize ng aking folders. Okay, punta muna tayo sa aking desktop. Desktop list. Google Chrome 7 of 35. Then, pe-press ko lang yung D. Documents short D. Digital Classroom Hub 17 of 35. Sinabi ko, Digital Classroom Hub. Gumawa ako ng folder dito para dito papasok lahat-lahat ng aking folders. Enter. Digital Classroom Hub window. Tree view. Items view list. Activity folders from upload shortcut not selected 1 of 7. Okay. Titingnan natin kung anong saan dito ang may pumasok. So, I think ang talagang may pumasok kahapon is yung sa CSS 11. C. Carpentry 12. C. CSS 11 uploads 4 of 7. Ang pinindot ka lang is the first letter of the file name. Nag-hover na yan. So, CSS 11, pindutin natin. Ito yung resulta ng mga in-upload ng mga bata. Dito po siya papasok. Tree view. Items view list. Dagpin Rickson Miguel CSS 11 self-reflection not selected 1 of 69. Ayun. So, dyan sila papasok. Ang ibig sabihin, ang dami-dami pala. Dagpin Rickson Miguel CSS 11 self-reflection 1 of 69. 69 documents ang pumasok. Okay. Yun. 69, tapos gusto kong malaman kung ano to. Type edit Microsoft Word 97 Microsoft Word. Date modified edit 27/06/2020. Ayun, alam ko na 27 kahapon kasi 28 ngayon. Di ba 28 ngayon? So kahapon nila sinubmit. So alam mo yung timestamp kung kailan sinubmit. So alam mo kung na-late or hindi. Okay, di ba? Ang dali. Ayun. So, labas tayo dyan muna. Ano na ba? Ano na nangyari? Tapos, running applications tool, OBS Studio, Google Chrome 1 running window, Ichigeko DC homepage, Google Chrome, Ichigeko DC homepage document. Bumalik na tayo sa aking homepage. Hindi ko alam kung naka-maximize ito. Sorry po sa mga nanonood. Okay, so anyway, ito lang po yung kinabuuan ng video. So, on the next video, himay-himayin ko po siya from the very beginning kung paano siya gawin. No? Hindi na po kailangan, dapat zero knowledge po kayo. Kung mayroon na po kayong knowledge sa HTML or yung hypertext markup, mas maganda. Pero kung wala pong problema kasi magkapareha lang tayo. Let's begin from the scratch na walang-wala talaga tayong idea. Tapos gagawa tayo ng sarili natin. Design, sarili natin mga ilalagay at kung paano ililink yung ating video, yung audio, yung at kung ano-ano pa dito sa ating pagko-convert pala. Meron pala tayong pagko-convert ng PowerPoint para maging HTML, pagko-convert ng ating document para maging webpage. Ayun, marami pang iba pag-uusapan natin dito na hindi na natin kaya pag-usapan kasi baka maubos na yung load ko. Joke lang po. Okay, so that's it for this video. Sana ilalike niyo po ito. Tapos, mag-subscribe kayo. I-share niyo sa lahat ng mga teachers sa buong Pilipinas na pwede po tayong magkaroon ng offline digital classroom kahit sa bukid. Ayun. Magdala lang kayo ng sarili ninyong laptop at saka wifi device. At yung mga bata, may cellphone. Kahit may tatlong cellphone, apat na cellphone sa room, pwede nang igugrupo-grupo yun. Lahat sila, pwede nang gumamit ng cellphone. Diba? Hindi naman ako naniniwala na walang cellphone kasi sabi nga ng World Health Organization tuloy. Ng International Statistics ba yan? Hindi ko alam.
parang nakalimutan ko yung term. Yung sa survey, parang sa survey, Post Asia yata yun, na sinabi, ang Pilipinas, ratio ng cellphone sa tao is, ano, one person, two cellphones. Yun, one to two. So, if we are about 110 million na population, ibig sabihin, nasa 200 million yung cellphone sa Pilipinas. Kaya hindi ako naniniwala na walang cellphone yung mga tao. Ngayon, kasi kung wala kang cellphone, parang hindi ka tao, di ba? Especially yung mga batang sinilang sa panahon na yun. Okay? So, yun, pakishare po sa ibang tao. I hope I can help the department to listen the burden of printing books. Hindi naman talaga nagpiprint ng books eh. So, sana matulungan lang tayo gumawa ng mga digital copies. Kahit bigyan na lang tayo ng PDF copies, tayo nang gagawa ng paraan upang ma-digitalize at ilagay sa offline digital classroom natin lahat. Okay? So, enjoy digitalizing! Okay. See you next time. I'm ex-visionary, also known as Teacher Ray. See you next time. Bye-bye.